Papa ang papalit kay Kim Jong-un. Ang kanya bang kapatid na si Kim Yoo-jong o meron pang iba? Magiging open country nga ba ang North Korea kung sakaling mapapalitan ang leader nito? Gusto mong malaman ang kasagutan? Tara, pag-usapan natin yan! What is up, Internet? Welcome back na naman po dito sa ating munting channel. Ako po si Evan PUP. At kung first time mo pa lang dito, please support and help Filipino vloggers. At ngayong araw pong ito ay pag-uusapan nga natin itong kumakalat na issue patungkol sa kamatayan ni Kim Jong-un. At kung sino nga ba ang papalit sa kanya kung sakaling siya man ay kumpirmadong patay na. Ito naman ang naging payag ni Donald Trump noong mapag-usapan ang patungkol sa kalagayan ni Kim Jong-un. At habang patuloy na inaalam ang misteryo tungkol sa mga spekulasyon ng di umano'y kamatayan ni Kim Jong-un, ay siya namang ingay na nagagawa nitong kapatid niya. Halos 7 dekada po na namuno sa North Korea ang angkan ni Kim Jong-un. At ang political dynasty na ito ay hindi kailangang maputol. Kung kaya't agad na sinabi ng karamihan na si Kim Yoo-jong na kapatid pong babae ni Kim Jong-un ang posibleng papalit kay Kim Jong-un. Ayon sa komento ng mga nakakarami, mas nakakatakot at mas malupit etong si Kim Yoo-jong. Subalit, hindi pa 100% na siya ang magiging successor ni Kim Jong-un sapagkat mayroon pang mga kapatid na lalaki at tito si Kim Jong-un. At alam naman natin na ang North Korea is a patriarch feudal. Ibig sabihin, mga lalaki ang namumuno sa kanila sa mga nagdaang dekada. Ayon sa mga eksperto, mas mataas ang probability na si Kim Yoo-jong ang papalit kay Kim Jong-un. Sapagkat unang-una, siya po ay involved sa government ng North Korea. Pangalawa, siya rin ay isa sa mga advisor nitong si Kim Jong-un. At pangatlo, siya ang isa sa pinagkakatiwalaan ni Kim Jong-un, mga Avengers. Sino nga ba si Kim Yoo-jong? Si Kim Yoo-jong ay ang nakakabatang kapatid ni Kim Jong-un. Totoong kapatid po, mga Avengers, sapagkat meron pa po silang half-brothers and half-sisters. Sila ay close ni Kim Jong-un sa isa't isa sapagkat sila ay nag-aral sa Switzerland taong 1996 hanggang 2000. Mayroon siyang high position sa government ng North Korea. Unang lumabas si Kim Yoo-jong sa publiko taong 2010 sa isang conference sa Pyongyang na capital ng North Korea. Pangalawa ay noong 2011 sa burol ng kanilang yumaong na ama. Nasundan ito nung siya ay dumalo sa 2018 World Olympics. At ang panghuli naman ay noong sinamahan niya si Kim Jong-un sa isang meeting kay Donald Trump patungkol sa denuclearization. Noong 2014, biglang naglaho sa publiko si Kim Jong-un. Tapos ang pumalit sa pwesto ay itong si Kim Yoo-jong. Marami nagsasabi talaga na nakakatakot itong si Kim Yoo-jong. Unang-una, merong nakakita sa kanila sa airport noong nakipag-meeting po si Donald Trump kay Kim Jong-un. Ngayon, nung nakita nila itong si Kim Yoo-jong sa airport, siya daw ay parang boss sa lahat. Kumbaga, ganito ang senaryo, mga Avengers. Habang nakaupo si Kim Jong-un dyan, sinisigurado nitong si Kim Yoo-jong na okay si Kim Jong-un. Lahat ng instructions patungkol sa pagpoprotekta kay Kim Jong-un galing mismo kay Kim Yoo-jong. As in, siya yung boss ng mga general, boss ng lahat ng mga officials doon sa airport kung saan kasama nila si Kim Jong-un. Ngayon, anong ibig sabihin ito? Ibig sabihin, si Kim Jong-un ang namumuno at ang sumunod sa kanya na power ay itong si Kim Yoo-jong. Well, hindi malabong mangyari yon sapagkat ang babaeng ito ay involved at merong mataas na position sa government ng North Korea.
Pangalawa, siya ay pinagkakatiwala ang lubos ni Kim Jong-un at makikita natin sa mga interview at mga conference ni Kim Jong-un, laging nakadikit doon si Kim Yoo-jong. At pangatlo mga Evagers, siya po ang nagsisilbing kanang kamay ni Kim Jong-un. Mga nakaraang buwan, merong napansin na kakaiba ang buong mundo kay Kim Jong-un. Na tila ba bumabait na raw ito? Unang-una po, nag-declare siya ng denuclearization. Ibig sabihin, hindi na sila gagawin yung 2020. Pangalawa, meron mga kumakalat na video kung saan itong si Kim Jong-un ay niyakap yung mga bata ng North Korea. Hindi ko pwedeng ipakita po yung mga bata dito sapagkat bawal po yun sa YouTube. Sino ba ang nasa likod ng kabaitan? Kuno ha? Kabaitan kuno ni Kim Jong-un. Sabi nila ay yung kanyang kapatid na si Kim Yoo-jong. Mas mabait nga ba o mas malupit at mas nakakatakot ang babaeng ito kaysa kay Kim Jong-un? Noong March 2020, nagpasabog ng dalawang nuclear ang North Korea para daw sa pagsasanay at paghahanda kung sakali mang merong mananakop at magte-threat sa kanilang bansa. Dahil sa insidenteng iyon, nagreklamo agad ang president ng South Korea na si Moon Jae-in. Pero sinagot agad siya ni Kim Yoo-jong at sinabihang para ka lang asong tahol ng tahol. So ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, sang-ayon itong si Kim Yoo-jong sa mga prinsipyo at government system ng North Korea. Ibig sabihin, sang-ayon siya sa nuclearization na ginagawa ng North Korea. Ibig sabihin, dala-dala niya ang prinsipyo ng kanyang angkan patungkol sa pagiging komunista. Posible na parte siya sa mga decision na nagawa or ginagawa pa lang ni Kim Jong-un. It could be a bad or a good decision. Hinihiling ng marami na sana siya ang nasa likod ng kabaitan na pinakita ni Kim Jong-un kamakailan lang. Like being friendly sa iilang mga presidente tulad kay Donald Trump, Xi Jinping na presidente ng China. At isa pa, siya rin ay nag-denuclearization ngayong taon na to. At sabi ko nga kanina, nakita siya na hug niya yung mga o iniyakap niya yung mga bata sa North Korea. Pero kung pagbabasihan natin ang pagsang-ayon nitong si Kim Yoo-jong sa nuclear exercise ng North Korea, mukhang dala-dala niya talaga ang pagiging mabangis ng kanilang angkan. May mga nakikita pang hadlang para maging successor si Kim Yoo-jong kay Kim Jong-un. Ayon po kay Yoo Ho-yeol, ang hirap na mga pangalan ng mga to, si Yoo Ho-yeol po ay isang North Korean teacher sa Korea University. At siya rin po ay isang advisor ng South Korea Unification and Defense Ministry. Sabi niya, mas dominant ang leader na lalaki sa Korea. At magre-resist daw ang mga North Korean kapag babae ang kanilang magiging leader. Kahit magre-resist pa po ang mga North Korea citizens, ay wala silang magagawa. Sapagkat ayon nga sa pahayag ni Kim Jong-un, North Korea fate begins and ends with the Kim family. Kahit pa mag-a-against yung mga yan, Kim pa rin ang mamumuno. Well, eto ngayon ang isa pa sa katanungan. Kaya ba ni Kim Yoo-jong na pasunurin ang mga lalaki niyang mga generals? Ang sagot po ay yes. Sapagkat alam ni Kim Yoo-jong ang sistema ng gobyerno ng North Korea. Kilala na niya ang mga generals yan. At she knows how to play the game. At isa pa sa nakikita pong posibleng papalit kay Kim Jong-un ay yung kanilang tito na merong experience sa North Korea government at isang ambassador ng North Korea sa isang bansa. Ang titong ito ay kapatid mismo ng kanilang yumaong na tatay at isang tunay na Kim at isa pang lalaki.
Isa pa sa tinitignan na pwedeng pumalit ay ang anak mismo ni Kim Jong-un na lalaki. Pero ang problema, 10 years old pa lamang ang bata. Pwede bang maging hari ang isang 10 years old? Sa kasaysayan po ng Israel, ang pinakabatang hari po nila ay 7 years old. Imagine na 7 years old na namumuno ng bansa. Of course, hindi kaya ng bata yon. Meron siya mga advisor, parang representative lang siya doon as king. Siya po si Jehoash, kung narinig nyo na. Siya po ay namuno taong 836 to 796 BC. Oh, basahin niyo po yan, i-search niyo po yan si Jehoash. At I think that's all for today's vlog, mga Evadgers. Anong masasabi niyo patungkol kay Kim Yo-jong? Nakakatakot ba siya o mas nakakabuti para sa bansang North Korea para maging open country na sila? Thank you for watching this channel. Like, comment, and subscribe, and see you tomorrow for more political issues, konspirasiya, at kakaibang kwento. Evad PUP here. Peace out, yo. Boom.